paniniwala na naman kahapon. Sob na sob ka na naman, ano? Mga tao, hindi mo na mapapaniwala. Kasi, Manila at sa Bulacan, kilala na ako ng tao. Hanggang kami, talaga, walang-walang. Talaga, kaya siya, mapagmataka kasi mayroon pa kamo. Ipakawa mo yan, yung kabuhayan mo, hindi lang maglaho sa'yo, yun ang mahirap. Kasi tapos, dinamay mo pa yung aso. Eh, hindi tama yung aso kasamay mo. Ano? Ito yung aking aso, Apeso. Ito si Tagpi. Ito mo talagang alaga. Ito mo yung galing sa Project 8, di ba daw? Ayaw may ari po ng aso na ito. May mag-alala, hindi ko po pinababayaan. Ito po ito sa may Project 8 ng Oliver. Nakapunto siya sa mga Pignay. Ano po? Pignay po yung pignay, boss. Ito po yung aso kong bigay. Kapag nabala, malulusog na po. Ayan po siya, bigay sa LTO. Tagpi. Bigay po sa LTO to. Yan po ang aking mga aso. Yan po yung aso ko. Hindi po yung binidyo ni Cabezo. Yung nakatabi pa po si Cabezo, yun po ba, napapanood yung mga kabisnes. Sinasakal pa po yung aso, pinupersa. Yung mga Cabezo, hindi ko aso yan. Ikaw ang landiri yan, kaya ikaw ang kamukha ng aso. Kaya dapat kayo, pulungan ng mga aso, kasi ang aso, pinupersa mo. Okay, nakakasuka ka naman Cabezo. Nakakapandiri ka. Ba't alam na ba yung asawa mong sinasabi? Iniwala ka na ba? Kaya aso na lang ang inaasawa mo ngayon. Pampira ka naman Cabezo. Magdiri ka, mga konsensya ka naman. Hayop yan, inaalagaan yan. Tinan mo ko, inaalaga ako na hayop. Nakakahan ko. Pero hindi ko binababoy. Mahirap yan. Yung pinakikita mo po sa mga kabisnes, sa picture mo pinakita, ay katabi mo pa yung aso. Pwede ka ba nahihiya sa sarili mo? Alam ka na bang makita ang lalaki? Alam naman kung gusto sa lalaki, may pera ka namang amo. Nag-ala na pa yung asawa na yung asawa mo na sinasabi, yung asawa na iba, wala na. Tapos aso na lang ang pinagtatagaan mo Cabezo. May nakakasok akalakad. Hindi ka ba natatakot sa Panginoon Diyos, pagkihayo? Siya mong inaasawa? Nakakahiya ka Cabezo. Nakakahiya ka talaga. Kaya mga Cabezo, tingnan po nyo ang tsura niya sa aso. Hinahawakan po niya sa liing. Sabihin po, sinasalan po yung aso. Hindi naman po siya, ano lang doon, sabi aso. Siya po kasama ng aso doon sa pinakikita niyang piso. Pero ako naman po, yung aking mga aso, malalaki. Malalaki po. Yun po, mabigay sa Project 8 po yung dalawa. Kapiso, pagbutihin mo ang paninira mo at hindi ka na paniniwalaan ng tao. Kasi ang ginagawa mo, kapalit sa Bulacan, kilala ako ng tao. Bata pa lang ako, mahilig na ako talaga mag-alaga ng aso. Kaya nga ako nung kay naging binata, nagkakapgalit po kami ng tatay ko dahil kinakatay ang aso. Kaya po ako naglalayas nung araw, nasunta ko sa Manila. Talaga po ang aso, minamahal ko ang alagaan. Hindi po kamukha ni Cabezo, inaasawa po ang aso. Eh hindi ka ba nahihiya Cabezo? Hindi ka ba nakahihiya niyan? Aso, aasawahin mo Cabezo? Commander Cabezo, may bahaya ka naman sa mga kabisnes. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao yan? Yung hayop, pinaalagaan. Hindi pinagsasamantalahan. Pambihira ka. Aso, aasawahin mo. Katabi mo pa. Katabi mo pa yung aso, nakasalamin ka pa. Dahil baka mamatay yung aso, maawa ka naman. Yan yung sinasabi ko sa'yo, gusto mo lang isultuhan, iisultuhin din kita. Tapos sasabihin pa po ka business, saan hindi daw po ako umuwi ng bahay, wala nga po ka business bahay. Wala po, at sa gilid lang po ako ng kalsada natutulog. Nakikita naman po ninyo ako, nakikita po ako sa Bulacan. Kaya Cabezo, ang mga ginagawa mong paninira, wala nang maniniwala sa'yo. Kasi ang mga tao dito sa buong Bulacan, nakikita ko kung saan ako natutulog. Sa gilid lang ng kalsada at nandun doon po ako sa opisina. Dinamay pa po si Don Steve. Dinamay pa. Kami raw po yung focus po doon sa opisina raw, sa building. Wala po kami sa building.
Wala po mag-isa sa gilid ng karsada. Wala po mga kabisnes. Nakikita naman po niyo ako mga kabisnes. Mga Bulacan, dumadaan nung gagabi, araw. Nakikita naman po niyo ako. Kaya po si Kapeso, kaya ikaw, ginagawa mo, humihina ang channel mo. Bumabagsak ka na ba yung karin mo? Hindi ka na ba kumikita? Bumabagsak na yung karin mo. Talagang babagsak ka sa YouTube. Kaya Kalingap, babagsak ka talaga sa Kalingap. Sa ginagawa mo Kapeso. Kasi ikaw, ginagawa mo kasi kaya ka humihina. Ginagago mo ang mga tao. Ginagago mo. Kasi ang ano na nga sa'yo ng mga tao eh, sira ulo ka lang eh. Sira ulo ka lang. Wala ka nang malang gawin, kundi manira ka nang manira. At saka pati hayop, hindi mo po pwedeng itamay. Sabihin mo, sinasabi po ka business na kagabi. Ginagawa ko rin po kasangkapan yung aso. Para doon po ako'y magkapera. Aba, kapeso. Kahit wala akong alak, kahit ako'y walang aso, nabibigyan ako ng tao kasi ako'y walang ginagawang masama. Ang Diyos ang tumutulong sa akin. Huwag mo lang ginagamay ang hayop. Kamukha mo, ginagawa mo sa hayop. Anong ginagawa mo? Inaasawa mo yung aso. Abay, mantiri ka naman. Aso yan. Tatabi mo sa pagtulong mo. Tapos ganyan ginagawa mo. Pinakikita mo pa sa video mo. Abay, mahiya ka. Nakikita ng tao. Ikaw katabi ng aso, hindi ako. Sabihin mo pa, sinasakal ko yung aso, baka mamatay. Kapeso, ayun ang mga aso ko, hindi yung aso nasa video mo. Kaya ikaw ang mapapaya sa sarili mo eh. Ikaw ang gumagawa ng kahihiyan mo. Hindi mo ko mapapaya sa tao kasi ako walang ginagawang masama. Kasi yung pinakikita mo mga aso, eh hindi ko naman aso yan eh. Kayo, pinakita ko yung aso ko, yun ang mga aso ko, malalaki. Hindi mo maliit. Kaya ka siguro iniwala ng asawa mo eh. Kaya ka siguro sa aso ka lang eh. Baka maliit ang kabahagi mo, kaya ka iniwala ng asawa mo, Kapeso. Wala na ba asawa mo, sinasabi asawa mo. Baka ikaw hindi ka marunong rumansa o romantic, kaya ikaw ay ayaw na sinasawa mo. Kaya yung pinaling mo naman sa hayop, may makonsyensya ka naman, Kapeso. Aso yan, hindi yan tao. Wala kang maawal, wala kang makonsyensya. Kaya na sinasabi ko sa'yo, Kapeso. Kaya mamimili ka na tatanunin mo ang gagaguhin ng tao. Hindi mo alam. Sabi mo mahirap, kaya-kaya mo. Sabi mo wala, kaya-kaya mo. Eh tingnan natin kung kaya mo ako talaga. Yan siya sabi ko sa'yo. Sasabihin mo may bahay, may apartment, pati ka Laguna. Tinasira ka na ron. Wala nang naniwala sa'yo ron. Kaya ka bumabagsak kasi di ganito ako sa Bulacan talaga. Yung mga kamag-alak sa Bulacan, wala akong kamag-alak sa Bulacan, ay sa Laguna. Hindi ako di ka Laguna, ako ay di ka Bulacan. Sabihin mo, sa Laguna may bahay, may apartment. Hindi wala nang naniniwala sa'yo sa mga kinukwento mo, kaya hindi mo na makikwento yan. Eh kasi alam ng tao sa Bulacan, di ka Bulacan ako. At talagang di ka rito ako talaga, kasama ko na si Kabisnis. Nasabihin mo, nakarating ka na sa amin, kasama mo si Kabisnis, hindi ka man nakakarating kundi si Kabisnis lang. Kasinama ko sa kayong asawa niya. Kaya ikaw Kapeso, kung ikaw ay maninira ng tao, sisiguraduhin mo kaya mo sirain ang tao. At sisiguraduhin mo, yung taong sisiraan mo, kaya-kaya mo. Yung sinasabi mo mga nakakaya mo, baka yun, mahihina ang mga utak. Kaya ako, ang utak ko malinis. Kaya ko ipaglaban, pinaglalaban ko ang katuwiran ko. Kaya tinan mo ang MLDA, walang nagawa sa akin. Yung MLDA, kaya pumunta ka sa MLDA, sabi mo pa. Di ba gusto mo, pumunta tayo sa Roscado. Kaya tayo pumunta sa Roscado. Para maisampahan ko rin ang kaso, yung paninira mo, at yung pag-asawa mo sa aso. Kaya yung aso, siya mo yung asawa ngayon. Hindi ka ba nakaawa dyan? Hayop yan. Napakarami mo magiging kaso pag sumama ka sa akin sa Roscado. Kaya ayaw mo makipagharap sa akin sa Roscado, natatakot ka kasi ang dami mo magiging kaso. Eh, kadagdagan na ginagawa mo sa aso. Ginagawa mo sa aso, pinakikita mo pa, kayakap mo. Hindi ka ba naaawa dyan? Eh, hindi naman ako yung andyan sa may picture mo. Aso mo yan. Yan palang aso mo. Yan ang asawa mo. Kaya pala yung malaki na nasa picture pang isa, tinakpan mo bunganga para huwag madilig ang kapitbahay nyo. Aba, mahiya ka sa kapitbahay nyo pag nahuli ka. Yan ang problema mo. Sira ka na sira, ikaw pala ay masisira. Kasi alam mo Kapeso,
sa ugali mo na yan, hindi ka talaga panunuri na ng mga tao. Dahil sawan-sawan na raw sa mukha mo. Puro ka pala subas, puro ka paninira, puro ka kapilsopuhan. Hindi, mali. Tapos gagawin mo po isang babae na nasa building kami, tapos siga doon sa TV, eh wala naman ako kasama kagabi. Tutulog lang ako ron, ayun, bantay ako, pinapantayin ako ng mga aso, nakatali sa sanctuary. Yan ang magsasabi ko sa iyo. Ang aso inaalagaan, hindi binabastos. Nakamukha mo, ang aso pala, inaasama mo. Pinakikita mo pa sa YouTube, hindi ka pa nahihiya niyan. Ang dami mong piyaso, pambihira ka kapeso. Yan ang pagkukulan mo kapeso. Kasi ang binabangga mo, pader, ikaw ay lupa lang. Lupa ka lang. Pader ang binabangga mo. Kaya pag pinagtsaka ka ng pader, durog ka. Diyan ka sa lupa ba? Diyan sa lupa ba? Yan ang masasabi ko sa iyo. Saka sa Dose TV, huwag po lang dinadamay. Baka mamaya isa pang kumal tumira sa iyo, yan ang mahirap. Baka mamaya isang mapuno na sa inyo sa Dose TV na ginagawa ninyo, dinadamay mo pang nandun kami sa may opisina sa building, eh walang building doon. Opisina lang ng mga mabababa. Walang building. Ayun, malaki LTO. Wala na ng lisensya. Yun. Kaya ikaw, huwag mong masyadong kinukol si Dose TV. Pag yan ay nagalit sa iyo, isa ka pang delikado kay Dose TV. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung tao mga walang kinalalaman, huwag mong pinag-aano. Kung gusto mo makipagkita ka sa akin, kahit sa abogado, para naman magkaharap-harap tayo. Na ikaw ay mabigyan ka na ng sampahan ka na ng kaso at pumasok ka sa kulungan. Kasi ang aso, ginagahasa mo. Nire-rape mo pala ang aso. Kawawa na may hayop, papeso. Sabi, kaya pa, sa lahat ng paklahe, gawa pala ang ganyan. Sabi mo, katabi mo kay aso kagabi. Nasabihin mo ako, hindi ako yan. Ayun ang mga aso ko. Eh, ikaw ay nasa picture eh. Nagpa-video ka, para may pinakikita ka kunyari sa cellphone, sa YouTube. Nagpa-video ka, para yung katabi mo yung mga aso, nasabihin mo ako, eh, kita-kita ng mga ang business natin sa buong mundo, eh, ikaw ngayon, ang mukha mo, nakasalbing ka pa. O, di ba nakabalukot na pa sa aso? Kinakabayo mo yung aso? Maawa ka sa hayop. Di ba? Yan ang magsasabi ko sa'yo. Saka huwag mo akong ginagawa na daladala ko yung aso, ginagawa ko kasakapan para kumita ako ng pera. Diyan ka nagkakamali. Alam ng mga tao sa Bulacan kung saan ako nakatira. Ayun, sa ngilid ng karsada. Hindi na kalsada ako natutulog. Matagal na, kapeso, hanggang sa Manila, abisado ako sa Quezon City kung saan ako natutulog. Nagdala ko yung aso dyan, sa gilid din ng kalsada, sa tabo ng overpass. Kaya yung mga ginagawa mo paninira, wala nang maniniwala sa'yo. Kasi yung ginawa mo sa akin, may bahay, may apartment, di ka Laguna, natutulog sa tulay, eh, may naniwala ba sa'yo? Eh wala. O, di ba? Hindi mo lang kami makikat-kat yun. Kasi hindi naman totoo. Ginawa-gawa mo lang. Ngayon, mayroon na naman po sila bagong ka-business na ginagawa. Ayan, yung pong aso. Kasi nasabi po, ginagawa ko rin po ko sa kapo ng aso para rin po ako magka-pera. Eh, hindi naman po totoo yun. Ako po ay may nagahilig na talaga mag-alaga ng aso. Kasi po, pantay pa sa buhay ko. Dahil alam po naman po nyo, sa buong Bulacan, kung saan ako natutulog, hindi po ba nagagaanin ninyo ako sa gilid lang po ng kalsada. Buti po, mabayad yung opisina na tinutulogan ko. Nililibre po ako ni Boss Belo na sa tubig, si Boss Belo po. Nililibre po ako sa gabi, saka sa sarap na kuryente. Kaya po ako tinutulog kasi nakakapaligo po gabi-gabi. Kasi mahirap po gumaho, namukali kang peso, malinis po ang labas, pero ang loob po pala, pulog. Kapeso, huwag kang maninira ng tao. Tingnan mo kung sino yung mamanggain mo muna. Kung talagang kaya-kaya mo. Ngayon, kung talagang kaya-kaya mo ko, pumunta tayo sa husgado na sinasabi mo, magharap tayo. Kahit anong oras. Para maireklamo ko rin yung ginagawa mo sa aso. Para maireklamo ko dun sa judge. O judge, si Kapeso po, pati aso, inaasawa, pinakikita pa sa YouTube. Ayun, katabi pa po yung aso. Siya hanggang sinasakal po. Sinasakal na yan po yung aso. Hindi ka ba na, mga kapeso?
mahiya ka ka face sa mga tao. Pinakikita mo pa sa YouTube. Sino kayo na masisira? Ako ba masisira? Hindi. Ikaw ang masisira. Sinisira mo ang buhay mo para ikaw ang sumikat sa YouTube. Kaya ka ba, bagsak? Mahina na ba yung channel mo? Hindi na ba kumikita yung channel mo? Yan ang magiging problema mo sa buhay ka, peso. Sa taraktaduhan mo, sa kawalanghiyaan mo, sa paninira mo, yan ang makakana mo. Eh, ito kasi ayaw mong magpakatino. Dahil ang tao na sinisiraan mo, matino talaga. Kilala ko sa buong Bulacan, sa Manila, Quezon City. Kilala ko dyan. Mga mayayaman pa ibang tao, mga nakakausap ko, talaga ako'y kilala. Eh, ikaw, pinagmamalaki mo. Yung shampoo mo, tingnan mo mga tinitinda mo shampoo. Baka mamaya kung anong mga nilalagay mo dyan, magkatiulo ng tao. Yan ang problema mo. Kaya siguro wala lang kung ipili, baka sira na yun, baka stock na yan. Yung pala ang negosyo mo, shampoo. Kaya pala ang mukha mo, mukha shampoo. Sabi ko sa'yo. Kaya ikaw, mag-iingat ka kapeso sa paninira dahil hindi na maniniwala sa'yo ang mga tao sa buong mundo. Kasi sa bahay lang, hindi mo na maulit eh. Napapaya ka na eh. Di ba sinabi mo, di ka Laguna, may bahay, may apartment, natutulog sa tulad. Eh wala nga kaming bahay eh. Ang bahay ko yan doon, gilid na karsada sa may LTO, doon ako natutulog. Eh, ang nanay ko, lahat ako nakikitira lang. Tanong mo kay ka-business, alam niyo ka-business yan. Saka hindi kita nakakasama sa may nanay ko. Eh ang nanay ko, hindi mo kita nakikita. Si ka-business, ang nakasama ko, doon. Ang tinitira lang ng nanay ko. Nakikitira lang ang nanay ko. Wala kami talagang bahay. Eh ikaw lang, puro ka chat-chat-chat-chat, may bahay. Di ka Laguna, di ka may apartment, mayroong bahay na maganda. Eh sana nga ka-peso, maging totoo sinabi mo. Kung ako'y may bahay, saka po mga ka-business, papirme ko sa bahay. Mamabali mo sa ko, uwi ako sa bahay. Eh wala nga po bahay eh. Wala po. Kaya, alam naman po ninyo sa Bulacan, sa nakakita. Kung mayroon pong bahay, siguro po uwi po sa bahay. Magkagabi, sa araw umaga, mangingi. Wait lang. Alam po nyo, delikado talaga sa gilid ng karsada. Lakasan lang po ng loob. Kasi nga po, walang tiraan. Kaya po sa bahay lang po nakatira. Ay, sa gilid po ng karsada. Eh, sinasabi po ni Kapeso, di meron namang bahay, hindi umuwi. Eh, wala po talaga ka-business, mga ka-business. Ako po talaga, isang kahit sa tuka lang. Mahirap lang po kami talaga, sa totoo lang. Malaki naman po nakakakita sa Bulacan. At yung tinutulugan ko po ng may opisina, eh, nakarating na rin po sa amin. Nakisama ko na rin po yan. Nung may umarik po ng pakuan doon, binigyan po sila ng pakuan ng mga tinutulugan po sa may LTO. Kaya alam po nila, kami po talaga yung walang bahay. Kaya ayaw po, kung talo kayo po sa may testingan ng bato, doon sa may LTO, may medical, doon po ako natutulog. Libre po tubig, libre ilaw. Kaya po, yun po masasabi ko, mga ka-business. Yung ginagawa po ni Kapeso, kayo na po ang humusga ka-business. Dahil ako naman po, nakikita nyo rito sa Bulacan, ang mga tao sa Bulacan, yung nakikita naman ako, talaga po, nasabihin ko sa inyo, ako po hindi sinungaling na tao. Wala po kami talagang bahay, wala po ako talagang apartment, wala po ako talagang magandang bahay, hindi po ako tika Laguna. Kasi ganito po ako sa Bulacan, sa Baliwag. Kaya lang po, wala po kami talagang tirahan. Kaya po ako, nagtitiyo sa lansaran, baka sakaling po ako swerte, baka pulot ako ng salapit, o baka makapagpagawa po ako, kahit kapasok po ko. Yun lang po mga ka-business. Kaya yung ginagawa mo ka-peso, ikaw ang mapapahiya sa sarili mo kung ang pinagsasabi. Kasi ang mga tao sa Bulacan, kilala na ako. Matagal na ako kung nakikita. Matagal na ako natutulog sa gilid ng karsada. Sa Manila, sa Quezon City. Kilala ako ng mga tao dyan. Kaya ikaw ang mapapahiya sa sarili mong buwala na walang katotohanan. Yan. Kung gusto mo, sabihin mo kahit anong oras, pagkita tayo sa hosyado. O sa judge. Well, doon tayo pumunta sa judge. Para maireklamo kita sa ginawa mo sa hayop. Kaya yung palamang aso eh, asawahin mo ka-peso. Hindi ka ba nahihiya dyan? Ayan po mga ka-business. Tingnan po ninyo ang pinakikita niya sa YouTube. Hawak po niya sa ligang aso. Akbe po niya aso. Yun po pala, inaasawa po pala niya ang aso. Hindi po ba mga ka-business? Napapanood niyo, pinakita niya sa... Pagabi sa YouTube.
nakakaya ka kapeso, nakakaya ka. Nakakaya ka na, nakakasok ka pa. Nakakapandiri ka pa kapeso. Sige po mga ka-business, salamat po sa inyo. Saka po si kapeso, ingitero. Ingitero po mga ka-business, mga kababayan ko sa buong mundo. Bakit daw po pinupuri ko yung sila ka-business? Pinuri ko na rin po si Val Santos. Eh wala na po pinakikita si Val Santos eh. O hindi, pakita mo naman kay Val Santos dahil sa ginawa niyang binura na po niya yung inalalapas na kay Munich. Ngayon, sinabi ko si Val Santos, pagmamalaki kita sa YouTube, mga ka-business, si Val Santos po, tulungan po ninyo ang kanya pong channel para po siya makatulong po sa mga mahihirap. Si ka-business, yan po, importante, tulungan po ninyo, yung papapayaan. Mga brother po ng mga mababait, saka po si ibang bansa, nagbigay ibang daan, at saka po yung malaki katawan, at saka si Melo lang. Ikaw naman mamalita, ayaw mo pa maglubay, apay matandaan na. Eh napapahiya na nga si Kapeso eh. Pati ikaw, mapapahiya ka pa rin sa mga tao sa ginagawa mo. Kasi hala na katotohanan ng mga ginagawa ninyo eh. Naninira kayo, hindi nyo maibalik ang ginawa nyo paninira, kasi kayo masisira. Diba? Hindi na nyo masuli yung ginawa nyo kasalanan sa akin. Hindi na nyo ako malinis. Kasi masisira kayo ngayon sa tao. Kaya huwag kayo naninira ng tao. Para hindi kayo masira. Kayo rin, makawawa, mamalita, kapeso, yan ang masasabi ko sa inyong dalawa. Sige. Tuloy-tuloy nyo paninira nyo habang gusto ninyo, sasawaan kayo ng tao. Kasi alam ng tao, wala akong kasalanan. At SWD ang katulong ko dyan at saka mga pulis. Ang aking kakampi dyan. Kayo ba, kakampi ba nyo SWD at saka pulis? Wala. Kakampi nyo, bumanga. Puro kasi nawaligan. Kaya yan ang masasabi ko sa inyo, kapeso, kawalita. Magsama kayong dalawa at pagdikitin nyo uso nyo, bagay na bagay kayong dalawa ni kapeso. Kaysa ginagawa ni kapeso, ang aso, ang asawahin, ikaw na lang mamalita. At sigurado, kapeso eh, para hindi lumakiang maging kasalanan sa batas. Sige po, mga kabisnes, salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa kabutihan po ninyo na ako po ay naiintindihan ninyo at talaga po aking walang bahay, wala pong apartment, hindi ako di Galagula. Hindi ko po ginagamit ang aso, hindi ko po ginagamit ang aso na sinasabi ng kapeso para magkapera, hindi po. Talaga po mahilig ako mag-alaga ng aso kasi po wala akong bahay sa gilid lang ng kalsada para meron po akong bantay pag natutulog. Maraming po salamat mga kabisnes.